natin naman sa inyo ng unang hirit ngayong umaga ito, mga kapuso. Nako, alam ko, bida talaga sa handaan ng mga barbecue na yan, mga kapuso. Minsan si tatay ang nag-prepare ng ating pang barbecue, si bunso ang nagpapaypay, si nanay naman ang taga-piling-piling ng ating mga pina-barbecue, o diba? Talagang kumpleto, lagi yan sa ating pamilya, mga kapuso. Yun po yung ating nakasanayan. Pero ngayong taon, bakit hindi po natin subukan ang kakaibang style naman ng barbecue? Dalhin natin ang Southern style mula sa US of A. Dito lang po sa Cubao, Quezon City, mga kapuso. Kung saan? Nako, smoke barbecue na. Naku, usok pa lang po, ulam na, mga kapuso. Kaya naman ngayong umaga ito, makakasama natin si Ada Lopez, ang may-ari po ng restaurant na ito sa Cubao, Quezon City. Good morning, Ada! Good morning! Okay, Ada, unang-una, paano mo piniprepare ang iyong lulutuing barbecue? Actually, nagsisimula yan, love, sa pag-select mo ng special meat, no? Oh, yung tinatawag nating American cut rib. So, ito yon, mga 1.2 to 1.5 kilos. Tapos, meron kang salt and pepper na i-rub natin sa meat. Okay. Tapos yan, pagka-rub natin, you leave that for an hour. Oh, wow! Isang oras. Okay? Wow. Pag nag-sit na siya, tsaka natin ilalagay ngayon yung mga herbs and spices naman. Okay. Uy! So, ito yung mga herbs and spices na nilalagay natin. So, it's a mixture. Gaano katagal naman pag ito pag ito ng herbs and spices na yung nilalagay natin, usually na to, overnight. Ah. Medyo matagal talaga yung process niya, love, kasi hindi siya pwedeng madaliin pag sinosmoke mo. Totoo naman, para yung taste talaga yung ating flavor. Mga herbs pumasok yes, sa karne. Yes. Ayan, mga kapuso. Yes. So, ganun din yung isa. Okay, right. Anong klaseng kahoy? Kasi napapasmoke kayo, diba? Oo, doon tayo dun sa pasmoke natin. Actually, sa kahoy, love, ang ginagamit namin dito sa Big Daddy J's, yung tinatawag natin fruit-bearing trees. Bakit fruit-bearing? Kasi mas magandang nagdadagdag siya ng flavor. Ah, okay. Tapos, syempre may charcoal ka rin na correct, dapat correct, ginagamit. Correct. So, dito natin ngayon siya ilalagay doon sa aming smoker. Uh-huh. Okay, so paglagay natin... Go, si Junjun! Si Junjun kasama namin ngayon. Si Junjun na walang malay, ngayon may malay na siya. Ayan, go Junjun! Uh-oh. So yan, ilalagay mo siya dyan. Yes. Tapos meron daw kayong style na ginagawa. Winiwisikan niyo raw yung charcoal. Yes, actually, ang winiwisikan natin yung meat, no? Ah, yung meat! Oo. So, kaya natin nilalagyan ng juice, orange juice to, para hindi lang siya mag-dry. Ano to, yung fresh na orange juice mismo? Oo, or pwede naman kung talagang hindi available o yung mga... Yung flavor. Oh, pero syempre, mas masarap pero mas masarap siguro kung talagang, course, talagang fresh, mga kapuso. So, gano'ng katagal, Miss Ada? Usually, it takes mga 6 to 7 tagal, hours. Tagal, Miss Ada! Oo, medyo matagal. So, makikita natin yung kabila niyong chamber. Ang tawag nila dito ay barbecue chamber or smoking chamber. Yes. Ayan, nakikita natin. Ano to pinagawa nyo? Pinasadya yes, actually, nyo gawa? Actually, custom built talaga yung ayan, smoker namin. Oo, kaya nag-iiyakan ho kami rito dahil sa matinding usok. Makikita ho natin. Miss Ada, ha, gusto ko lang i-explain. Correct. Ay, gusto ko lang i-explain mo. Uh-oh. Bakit parang ano, parang sobrang brownish? Uh-oh. Or actually, hindi po siya maitim eh. Parang dark brown ang kulay niya. Yan yung spices. Yun. Kanina na nilagay natin dun sa meat, no? Nagkakaramelize. So, hindi siya nasusunog. No. Okay. Nakaramelize lang yung meat, yung rub mo, yung spices mo, kaya it gives that, we call that crust. Ayun! Oh, crust okay, yun. Miss Ada, pag nagtanong ang iba, pagkatapos bang i-smoke, pwede nang kainin? Of course. Yan. Ready to eat na yan. At ang maganda sa mga smoked meats, matagal ang shelf life. Wow! Actually, it can last you months, no? Buwan yan na pwedeng magtagal sa iyong refrigerator. Okay, mga kapuso. Oh. At yung iba naman, gini-grill nila, no? Yes. Dito tayo sa kabila. Kasi, yung iba naman, gini-grill pa. Actually, kasi after smoking, pwedeng i-grill. Pwedeng ayan. I-grill. So, magkatagdag ng flavor. Pero tikman na natin to, mga kapuso. Huwag na natin patagalin. Ang lambot! Oh, grabe! Naku, mga kapuno, napakasarap! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating smoke-alicious kainan. Dito lang po sa inyong pambansang morning show kung saan punong-puno ng sorpresa ya ang Pasko! Unang hirap. Maraming salamat. Maraming salamat, din, love. Ang sarap. Tsaka ang lambot ng karne. Kasi tama ka. Talaga mangyayari pag low and slow for 6 hours. Grabe, ang sarap. Morning pa rin mga kapuso, hatid namin sa inyo kung kanina nga naipakita namin sa inyo kung paano ginagawa ang kanilang Southern style
ribs. O, oh, di ba? Kasarap-sarap. Ito naman ngayon, mga kapuso, sa mga nagtatanong paano ba ma-achieve ang smoky taste na yan kung kayo'y nasa tahanan ninyo. Ito po, pwede nyong gamitin ang inyong oven toaster, of course. Meron po tayong mga maliliit na bark ng mga fruity trees. O, oh, di ba? Na, syempre, kailangan ipadry nyo muna bago nyo gamitin. Of course, hinay-hinay lang po. Baka naman major naman po ilagay nyo lahat yan. At syempre pa, mga kapuso, bukod po sa kanilang napakasarap na ribs na Southern style, meron din po silang ino-offer na mga chicken wings na marami pong variations na pwede po kayong mag-enjoy, mga kapuso. Ayan! At ang price po ng kanilang smoke style ribs ay nagkakahalaga po ng 225 hanggang 995 pesos. Ang kanila pong pag-open ng kanilang store ay 11 a.m. hanggang 10:30 p.m. Nabusog ba kayo doon? Tuloy-tuloy pa rin po kayo sa ating sorpresa yang umaga. Dito lang po yan sa Unang Hire.